Hello everyone! At kung bago ka pala sa channel ko, ay ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako pala si Anasel G, 35 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang domestic helper dito sa bansang Hong Kong. Ako ay tubong Bisaya. Ako pala ay first-timer OFW at walang alam sa buhay na meron pag ikaw ay ganap na isang OFW. Unang-una sa lahat, napakahirap dahil sa malayo ako sa aking pamilya, pero dahil sa hirap ng buhay ay kaya kong tiisin para sa kinabukasan ng aking mga anak. Ang trabaho ko dito sa Hong Kong ay babysitter at all around na din pagtulog ang baby. Unang helper nila ako dahil ang amo ko ay bagong kasal at first baby nila ang binabantayan ko. Araw-araw ay nagtatrabaho ang aking mga amo. Mula 7 a.m. up to 6 p.m. Kadalasan, umuwi sila ng 7 p.m. ng gabi. Pinagkakatiwala nila ang baby sa akin kahit ako ay bago pa lang sa kanila. Marami din palang CCTV ang nakapalibot sa loob ng tinitirhan namin, kaya dapat ay okay ako sa kanila dahil kahit wala sila guys ay nakatingin pa rin sila palagi sa akin. Mabait naman ang mga amo ko, maselan lang sila. Apat lang kami sa isang bahay, yung baby, yung amo kong lalaki, amo kong babae, at ako. May privacy din ako dahil may sarili akong kwarto dito. Pinapakain naman nila ako ng maayos guys. Katunayan nga ay kasabay nila akong kumain doon sa hapagkainan. Hindi yan sila magsisimulang kumain pag hindi rin ako nakaupo doon sa inuupuan ko. Libre din ako binibigyan ng mga basic necessities na sobrang laking tulong sa akin. Gaya ng shampoo, sabon, lotion, at kung ano-ano pang mga importante na talagang ginagamit pang araw-araw. Sinasahuran din nila ako ng maayos guys. Minsan, may labis, pero hindi talaga nagkulang. Sinasahuran nila ako ng 30k plus a month guys. Hindi pa kasama ang mga overtime ko dyan. Kaya minsan, umaabot ng lagpas 40k ang nakukuha ko sa isang buwan. Pero dahil sa marami pa akong mga utang guys na dapat bayaran sa Pilipinas, ay wala talagang natitira sa akin dito. Kaya ang ginagawa ko ay palagi akong nag-o-overtime para may extra pa akong pera. Sana kung makatapos na ako sa aking mga pinagkakautangan sa Pilipinas, ay masimulan ko na ang aking mga pangarap para sa aking mga anak. First time din akong nakapag-celebrate ng birthday dito guys. Ang akala ko nga nung birthday ko ay wala akong handa. Pero nagpapasalamat ako kasi binibigyan ako ng handa ng mga amo ko. At binibigyan din nila ako ng red packet guys na nagkakahalaga ng 4,000 sa pera natin sa Pilipinas. At nagpapasalamat ako guys kasi hindi ko talaga in-expect na mabibigyan ako ng ganoong halaga. So yun lang guys ang video ko for today at sana ay na-inspire kayo. Ang payo ko lang ay magdasal tayo palagi bago tayo pumunta sa iba't ibang lugar guys. Dahil wala talagang imposible pag magdasal tayo. Hindi naman ako pala simba na tao guys, pero garantik ko talaga na pag magdasal tayo ay ibibigay at gagabayan tayo ng Panginoon. At yun lang guys at sana ay nagustuhan nyo ang video ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Ingat po!